Nandito tayo ngayon sa Barangay Doña sa Orani, Bataan. At kakausapin po natin si Ronnie Ruiz at yung kanyang kasama dito po sa Itikan at Puguan. Magandang araw sa'yo, Ronnie. Magandang araw po. Nakikita namin napakadaming itlog dito. Ano bang naging profession mo at dito ka napasok na linya? Bali, aksidente lang po kasi itong Itikan na to. Ako'y isang Tesla instructor. Tapos may salon din po ako sa Olongga po tsaka school. Kaso lang, nung napadaan kami dito sa Mambog, nakita ko ng mga itik na binibenta, yung mga kal. Tapos bumili ako nung 15 peraso na namatay pa nga yung dalawa kasi sa kotse ko lang din inilagay eh. Tapos nung nilagaan namin ng itlog, hindi na namin alam kung saan namin dadalhin yung itlog. E, natuturo ako sa ano no, ng mga livelihood programs ng government. Minsan, naipag-isipan ko kung anong gagawin ko sa itlog, kung gagawin ko ba siyang maalat o bibenta ko na lang ng sariwa. Naisip ko naman, to konti lang yun kapag bibenta ko ng sariwa. So, para mapataas yung value, may value adding tayo. So, ginawa ko siyang itlog na maalat para mas tangkilikin kasi bandang Olongga po, hindi sila gaanong kilala or hindi sila ganong ano sa pagkain ng itlog ng itik na sa iwa kasi nasanay sila sa manok. So, ginawa ko dahil mahilig talaga ako sa itlog na maalat, ginawa ko siyang maalat. Nung sa simula, medyo maraming mali, hindi maiiwasan dahil nag-experiment. Tapos, ang ginawa ko, nagtingin ako sa YouTube kung paano tamang proseso, tapos nagpunta rin ako sa mga karatig lugar na mga nagpupulan na. Nagtanong ako kung paano talaga. So, doon nagsimula, nung nakita kong maganda yung income, maganda yung kinikita, nagdagdag na ako ng 500 na itik. Yung first cycle namin yon. Tapos, nung umpisa, nahirapan kami sa market kasi medyo marami na yon. Pero eventually, marami naman kaming kakilala rin sa Olongga po. In time, nagkaroon kami ng suki na maramihang kumuha hanggang sa nakilala na kami over the season, mga nakatatlong season na kami ng ano eh, tatlong taon na kaming pag-proseso ng pula. Mas naging kilala na kami ngayon. Ngayon, namimili na kami sa ibang mga farm ng itlog. Plus yung alaga namin, nagdagdag na kami, naging 600 na. Kumbaga, kinukulang na ngayon yung alaga nyo, so humahango kayo para gawin nyo. Bakit, alam mo, natutuwa kami dahil napakalaki nitong itlog na ito. Ano size yan? Ito po yung pinakamalaki na XL. Ito na yung pinakamalaki sa... Nakakaya ba ng itik mo na alaga na mag-itlog na ganito kalaki? Actually, kaya naman po. Kasi sa kinakain nila at sa additives na ginagamit namin, sa nakakayanan nila na itlogin. Sabi nga nung iba, malalaki daw. Kasi sa pagpupula, kailangan talaga namin ng mas malalaking itlog kasi mas mahal yung value nun kaysa dun sa maliliit. Hindi ka mukha nung sa pagbabalot na hindi tinitigdan yung size, kundi yung laman na nasa loob. Pero sa pagpupula, importante rin yung sizes na. Kaya dito, ang ginagawa namin dyan, tinitimbang namin para may uniformity ng size. Para naibibenta namin siya sa iba't ibang presyo ayon dun sa kanilang timbang. Patan lang, when it comes to income, ano, profit, ano, until now ba nagtuturo ka pa sa Tesla? Opo, may ano po kasi ako, may school po ako. Tapos, ano na po ako ng Tesla eh. Kaya yung pag may mga project sila na mga livelihood programs sa mga communities, ako po yung natutunan. So, ilan yung population ng itik mo? Sa ngayon po, 600 po. 600. Yun. Out of that 600, if you don't mind, nakakamagkano ka ng more or less gross net? Sa pagpo-proseso po, kung naka-proseso na po yung itlog na inano namin, nag-net ko kami ng more or less 2,000. Doon sa 600? Up.
Hindi naman sama yun. Naman walang holiday itlog. Hindi pa kasama dun yung iba pang itlog na hinango. We're just counting the production of 600 kitik. Opo. Oh, 600, sa 600 lang. 2,000, that is 60,000. Bakit ka gumamit ng atlog mo? Kasi po, may dumarating sa time na pag nangingitlog sila, medyo manipis, maliliit. So, gumagamit po kami dati ng yung mga nabibiling mga sa tubig na additives. Uh-huh. Kaya lang, kasi parang hindi naman siya umi-effect. Kaya ako, nung nakita ko sa YouTube channel yung ano ng atubig, actually wala pa akong alaga noon. Nakikita ko na siya. So parang nisip ko, pagka nagkaroon ako ng nag-alaga uli ako ng ganyan, gusto kong gamitin yan, kaya lang hindi ko alam kung saan mabibili. Okay. Hang until na nagkaroon kami ng problema sa shell. Sa eggshell. Kasi habang tumatanda po yung mga itik namin noon, medyo numinipis na yung balat. So alam ko rin naman na nagkakaroon na sila ng deficiency sa mga mineral. Noong naka-atubi na? Sa ngayon, hinahanap-hanap talaga nila yung ano, kasi mas malalaki yung dilaw ng itlog. Kasi dati, maliit lang. Minsan nagtataka sila, bakit maliit yung dilaw ng kulay niya? Ngayon, malaki na yung dilaw, malalaki yung dilaw niya. Tsaka yung size ng egg, nakikita niyo naman, malalaki talaga siya sa pangkaraniwan. Mm-hmm. Karamihan niya nagpupunta dito sa amin kapag gano'n, bakit yung itlog ng itik niyo malalaki? Sabi ko kasi may ginagamit kami dyan na pangpalaki. Na hindi naman nakakasama sa itik namin kasi katulad ngayon, isang taon na mahigit yung itik namin pero maganda pa rin yung pangingitlog nila. So hindi ka palit ng itik. Nang ano po? Dito, ilan po yung alaga niyong itik? Sa akin po, may 600 na po sila. 600 na itik? Okay. Okay. So itong mga itik na to, ano na pong mga edad nila? Nasa isang taon na po mahigit sila nung March pa po. Pero hindi na kami nagpalit kasi continue pa rin po yung ano yung pangingitlog nila at magaganda pa po yung quality ng egg na nakukuha namin. Usually po ba pag 1 year old na sila, nagpapalit na po tayo ng itik? Pangkaraniwan po sa mga kasamahan namin nag-iitik din sa karatig lugar, 10 months pa lang po, nagpapalit na sila hanggang isang taon. Kasi, yung may mga kakwati na yung itlog na nakukuha nila, so nagpapalit na sila. Gano'y yung konti pong itlog? Ilang porsyento po ito? Yung mga 50% na lang po ng itlog. Medyo tatalo na po. Medyo tatalo na po. Okay, so sa ngayon, gaano po ang porsyento o gaano ang porsyento ng egg production ngayon ng itik niyo? Nasa 87% pa rin po yung production namin. Kaya tuloy pa rin po yung ano namin. Siguro po maganda yung pitch niya tapos may atubi pa. Paano ninyo hinahalo po yung atubi? Sa tubig po namin hinahalo kasi mas mahirap po maghalo sa pagkain kasi pelletized po yung pagkain natin so mahirap na i-mix dito yung atubi. Okay. So ginagawa po namin sa tubig na lang namin hinahalo para nang sa ganun even yung pagkaka-mix sa tubig ng atubi. Ano po ang timpla nun? Isang ilang kutsara po? Ginagamit namin kasi continuous naman ang lagay namin. Nasa bawat galon, 1 teaspoon ang ginagamit namin. Or minsan, kapag nagtitipid, kahit na sa bawat 5 gallons, yung kulay blue na lalagyan na ng mineral water, yung 5 gallons, nilalagyan namin ng 2 tablespoons lang yun. Okay. So, yun po bang nasa gilid na lugar, yun yung tubig nila? Opo. Yun, nandun po, may atubi po yun. Opo. Ayun. So, lahat sila nakakaya mo. Kaya malab yung tubig po niya, parang ganyan, parang cloudy. Oo. Nasa atubi po yun. Oo. Pero nilagyan nyo ng screen, ano? Opo. Para hindi po nila madumihan. Sinasampahan. Opo. So, ayan po, ang itik, definitely kumikita si Sir Ronnie.
congrats sa pinasok mong negosyo. Siguro in kanyo rin po yung nanonood ngayon, kung okay lang sa'yo na magturo ka rin sa kanila pag nag-text sa'yo, pwede po ba yan? Okay lang naman po, pwede naman. Okay, bigay nyo nga sir yung inyong contact number sa ating mga viewers. Makakontakt niyo po ako sa number ko na 0908-508-4614. 0908-508-4614. Ayan, at saka dito ho, actually, si Mr. Ronnie, siya test the instructor professors, and then nagtuturo siya ng livelihood, at yan, kaya meron siya hong ganito, kasi gusto niya yung hands-on din siya. And then, pwede ko yung magkameron ng connection sa kanya sa negosyo, kasi nagagawa siya ng mga salted eggs, bernero eggs din siya. So, marami ko kayo matututunan sa kanya. Ayan.